Habang naglilinis nga ako dito ng bahay kanina ay napantingin nga ako dito sa may supa namin at napansin ko nga yung una namin na walang cover o walang punda. Bigla ko nga naalala na meron nga binigay sa akin yung kapatid ko na cover ng kama na single bed. Ang kaso nga ay wala nga kaming single bed dito kaya naman hindi ko siya nagagamit. Kesa nga hindi namin mapakinabangan ay ginawaan ko na nga lang ng DIY para makagawa nga ako ng punda nitong una namin sa supa. Kaya naman for today's mini vlog ay magiging professional na mananahinga muna ako kahit isang araw lang. Bago ko nga ma-set up yung camera ko dyan ay na-ready ko na nga yung mga gagamitin kong sinulid, karayom, at saka pinagugupit ko na nga rin tong tela na gagamitin ko. At nang ma-ready ko na nga lahat ng gagamitin ko ay nag-start na nga agad ako dyan manahe. Nakagawa na nga agad ako ng dalawa dyan. Pagpasensya nyo na nga yung itsura ng mukha ko dyan kung medyo nakasimangot. Paano ba naman sobrang init dito sa may apartment namin? Pero kahit nga sobrang init dito sa apartment namin ay wala nga makakapigil sa pagdi-DIY ko dahil nga naumpisahan ko na. Di ko na nga namamalayan pero nakagawa na nga ako ng tatlong cover ng mini pillow namin. Tingnan nyo naman, parang professional yung gumawa. Hindi pa nga ako tapos dyan dahil nga meron pang isang una na tatahiin. Todo flex nga ako ng mga ginawa ko at pinapakita ko nga sa inyo parang maging proud din kayo sa akin. Charis. Tinabi ko na nga yung tatlong pillow na natapos ko at kunuha ko na nga yung isa pang tela dahil nga meron pang isang pillow na hindi pa nalalagyan ng cover. At dahil nga gusto kong humanga kayo sa akin ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako magsukat ng tela at maggupit-gupit dyan. Sa mga oras nga ngayon ay nagiging proud nga ako sa sarili ko dahil hindi ako marunong manahe pero natuto ako biglang manahe. Pagtapos ko nga sukatin at gupit-gupitin tong tela ay tinahi ko na rin agad. Sinukat ko nga rin sa unan kung sakto nga lang ba yung cover sa kanya. Pagkasukat ko nga dun sa may unan ay nakita ko yung may excess pa dun sa may dulo ng tela kaya naman ginupit ko uli. Dahil nga sa lawak ng isip ko ay nakatipid nga ako. Hindi na nga ako bumili ng cover ng unan at ito na nga lang ang ginagawa ko, ang ginawa kong cover. O diba, nakatipid pa tayo. Baka may mapadaan sa video ko na basher at sabihin sa akin na ang OA-OA ko at sabihin sa akin na kaya naman tong gawin ng lahat. Hindi man kagandahan tong ginawa ko pero pwedeng-pwede na rin na. Hindi naman talaga ako tunay na mananahi at nagpiling-piling lang ako na marunong manahi. Malapit na nga ako matapos dyan sa ginagawa ko at last na nga itong tinatahi ko. Ipapakita ko na nga sa inyo yung mga natapos ko at apat na nagawa ko. Kahit nga wala akong single bed ay nagamit ko nga yung cover ng kama. Nagawa ko nga yung apat na cover ng pillow at ito na nga at papakita ko nga sa inyo. O diba, ang ganda, hindi halatang gawa-gawa ko lang yan. At hanggang dito na nga lang muna ang ating mini vlog. Kita-kits na lang sa susunod kong upload. Bye!